Wanted sa Radyo. Magandang hapon po mga kapatid. Welcome po sa isa na naman pong maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And ngayon po ay July 28, 2021. Ako po si Shari Romanen. Mga kapatid, babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Mabuhay at magandang araw po, Idol Rafi Tulfo. Sa mga sulok ng mundo, may pagmamalaki natin ang ating 99. Mabuhay ang ating mga OFW. Okay, Shari? Idol Rafi, na-ere po natin kahapon kung saan meron nga po itong video na hindi daw po nagbayad. Ito pong si Maria May Hofilena ng food package. Kung maaalala niyo po, umorder po siya ng, ayan po, ng 30 kilos po na lechon, malaking lechon, 8 dishes po ng pagkain worth 18,000 at dalawang tray po ng prutas. Meron po tayo 18,000? 18,800 po. Okay. Opo. At meron po tayong video. We don't even have to show that. Opo. Okay. Pero bago niyan, kahapon marami pong mga nag-comment tungkol doon sa pagsalita ni Attorney Sam Ferrer, yung bago pong lawyer na kinuha po ng RTIA bilang consultant, bilang isang abogado na magbibigay ng legal opinion about sa mga kaso tinatalakay po rito. At marami sa inyo po naghahanap kay Attorney Gary Tungol at nababash po si Attorney Sam Ferrer. Ito po yung paliwanag ko. Una, kailangan ko po talaga ng marami abogado dahil si Attorney Gary Tungol po, he's a practicing lawyer. He's considered as the kampanilyang abogado. Meaning, marami po siyang kaso na hinahawakan. Hindi siya yung klaseng abogado na nakaupo lang sa isang sulok at inaantay lang yung tawag namin para siya konsultahin. He's a practicing lawyer. Attorney de Campanilla dahil marami siyang kasong hinahawakan. Same thing with Attorney Freddy Villamor. Isa pa rin pong de Campanilla abogado. Marami pong kasong hinahawakan at palagi po sila nasa korte. Kaya kung mapapansin nyo, kuminsan, tinatawag namin si Attorney Garrett, hindi namin matawagan kasi po nasa court hearing siya. Dumating sa point na marami na po talaga mga naka-line up na mga kaso si Attorney Garrett. That's why hiningi na po namin schedule ni Attorney Garrett kung anong araw yung mga court hearing niya para hindi masagasaan doon sa mga kasong i-refer namin sa kanya. Same thing with Attorney Villamor. Kaya nga po, kumunta kami ng bagong abogado, si Attorney Sam Ferrer, para siya po yung mag-fill in doon sa mga void na dahil si Attorney Villamor at Attorney Garrett ay hindi pwede mangyari, magkakaroon ng void doon sa legal expert dito sa kaso, then papasok po si Attorney Sam Ferrer. Now, marami sa inyo nanibago at kung ano sinasabi mga negative comments, wag po, sana po mapagbigyan niyo po siya dahil ganun po talaga pagbago. First time niya po ma-interview on air, kahit sino po siguro, pag first time, nandun yung tense, nandun yung kaba, nandun yung mag-alinlangan siya kung ano ba ito, ang nangyayari ngayon, nabigla ako, etc. Same thing with me, nung bago pa po ako sa media, yung first time ko talaga sa media, first time ko ma-interview din, nininterviews po ako. Binash po ako noon, hindi ko makalimutan yan, many years ago. Sa PTB4 pa ako, sinalang agad ako as newscaster, ang dami pong nagbasya akin. Maging yung mga member ng pamilya ko, binabasya ko. Ganun po talaga pagbago. So sana medyo maintindihan po natin. But don't worry, yung mga abogadong kinukuha ko po rito, top caliber lawyers po sila, they know what they're doing, they know their trade. Attorney Gary Tungol, siya po ay Ateneo graduate. Okay? Si Attorney Freddy Villamor, San Beda graduate po yan. Si Attorney Sam Ferrer, San Beda graduate yan. Ang kinukuha ko po rito ng mga abogado, cream of the crop. I promise you. Okay? Baka next time kukuha din po ako ng abogado na law professor sa isang eskwelahan. Yun po yung plano. Para nang sa gayon, makakapagbigay po sila ng maganda na expert opinion tungkol po sa batas. Alright? So sana po, pagbigyan nyo sila ng pagkakataon na para
mawala yung kanilang kabahan hanggang sa sila masanay na. Alright? Kasi nasanay yung karamihan sa kanila na katulad ni Atty. Garrett, mabilis magsalita at well-explained, medyo naasa na si Atty. Garrett dahil maraming beses na natin siya na-interview. Itong si Atty. Sam, first time lang. So, dapat maunawaan niyo po yun. Okay? And, ito na lang. I'll take this opportunity as well. Am I going to say this? Well, yung dalawang abogado ko po, si Atty. Garrett saka si Atty. Villamor, merong isang tao dyan na pinipintasan sila. Yung kanyang pagiging abogado, yung kanyang opinion. For the information of that person, itong dalawang abogado na kinuha ko, kaya nga binanggit ko na kung saan eskwelahan sila nang galing, I don't know kung ikaw kung saan eskwelahan ka galing. Si Atty. Garrett, he comes from a family of lawyers. At ang tatay ni Atty. Garrett ay isa sa mga partners ng Divina Law Office na isa sa pinakamalaking law offices sa Pilipinas. So as Atty. Villamor, na isa pong veteran lawyer na marami na pong hinawakan na kaso at yung mga kaso hinawakan niya, karamihan po mga celebrated cases at mga celebrities po yung mga kaso hinawakan ni Atty. Villamor. So, ako po medyo nag-alala nung makarating sa akin, okay lang po kung ako medyo yung mga taong kinukuha ko para magbigay ng expert opinion, pinupuna, pinipintasan, mali na po ata yun. Yung mga resource persons ko, pinipintasan, for the sake of para mayroon na mapintas at para mayroon na maikontent, wag naman. Mahalata kayo ng tao. Ewan kong bakit may naniniwala pa rin sa inyo. Wag naman. Kaya nga ang sinabi ko sa mga staff, from now on, pag meron tayong kaso, kami, tatawagan po yung mga lawyers ahead of time, hours before, para ma-review po ng mga lawyers namin yung kaso. Kasi po, it's unfair to them na we put them on the spot. Tulad kahapon kay Attorney Sam Ferrer, she was put on the spot. Hindi po siya namin nabigyan ng maraming oras. 5 minutes before the show, saka namin siya natawagan. 5 minutes, that's not good enough. Kasi dapat maibigay sa kanyang kaso para ma-research niya, mapag-aralan niya. Ganun po dapat talaga yon. Kaya po ang nangyari, napuput on the spot yung mga lawyers namin. Magandang hapon po sa inyo. Okay, magandang hapon po. Okay. So, doon sa taong na napahagingan ko, pasensya ka na pare ha. Nothing personal. Okay? Sinabi ko lang yung dapat kong sabihin. Pero huwag ka mag-alala, magsasawa ka dahil kukuha ko ng katerbang abogado. Kung kaya mong punahin lahat na abogado, go ahead. Kung doon ka maligaya, kung halimbawa meron ko 10 abogado, yung 10 na yun, isa-isahin mo, hanapin mo ng butas, it's your call. Ako, sanay na ako. No problem with me. Diba? Hindi, kasi paano yung, ano naman ako, na kasi katulad ni Atty. Garrett, pati yun, nadadamay. Ako, sanay ako dahil marami talagang palagi nagpupuna sa akin, everyday. Wala na sa akin yun. Manhid na ako, kapal na mukha ako. Pero paano itong mga bago? Siyempre, I have to come to their defense as well. Okay? Ikaw, saan ka graduate? Wala akong sinasabi, ha? Okay, sige. Newsbreak tayo. Okay. Idol Raffy at mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo at ang oras po na... Doon, sabi niya, willing na po siyang ibalik sa inyo or ibigay sa inyo yung kanyang balanse na 9,800, correct? Apo. At magkapirmahan kayo na okay na kayong dalawa. Apo. At meron siya idinugtong, pero itutuloy pa rin niya yung kaso laban sa inyo. Nang tinanong ko kung ano, sabi niya confidential. Apo. Now, sa pagkikipag-usap ko po sa legal team po namin, meron po silang in-advise sa akin. Na kung pwede, huwag niyo po munang ituloy yung pakikipag-areglo sa kanya sa barangay, yung payagan siyang ibalik sa inyo yung 9,800.
Ako na lang po muna sasagot noon. Ito po, nagbabalik po si Attorney San Ferrer. Attorney San Ferrer, San Beda University College of Law. Magandang hapon po, Attorney Ferrer. Magandang hapon, Idol. Okay, magandang hapon. Yung advice nyo, kahapon, na huwag na muna tanggapin ni Ma'am Marjorie yung offer na 9,800. Okay, tama? So, tama, Idol, tama. Okay. Now, nagbanta itong si Maria May Holfeña. Ito yung talagang kahit sino maging nervyos, kahit sinong taong malagay sa sitwasyon ni Miss Marjorie, nagbantang magdidima, itutuloy niya yung demanda at hindi sinasabi kung ano yung kasong isasampa niya labang kay Marjorie. Ano-ano yung mga possible cases sa tingin mo na pwede maisampa ni Mary May labang kay Marjorie? Kasi sabi niya confidential daw. Ikaw, sa analysis mo, ano yung mga possible cases? Ang mga posibleng ikaso talaga ni Marjorie ay ni Madam Mary May ay posibleng unjust vexation, oral defamation, o pwede ding cyber libel katulad ng sinabi ko the last time. Pero sa nakikita kasi ng legal team, Idol, kahit na ano na yung i-file niya ang mangyayari lang naman dyan is kung makakakuha siya ng conviction. Pwede siyang magfile ng kahit na anong gusto niya. Pero hindi natin sure kung kaya niya bang patunayan yung mga yon. Mm-hmm. Whereas si Ma'am Marjorie, malinaw na malinaw sa atin na talagang malakas ang kaso ni Ma'am Marjorie for estafa. Mm-hmm. Okay. So anybody can file a case against anybody. Ang tanong, sabi mo, ang tanong kung kaya niya ba ipanalo sa korte. Yun. Opo, sir. Opo, Idol. Good question. So marami siyang pwedeng maisampa ng kaso laban kay Marjorie. Pero si Marjorie, meron isang kaso na sure tayo na talagang it will stand in court, yung estafa. Oo, Idol, kasi malinaw na may pangluloko dun sa, may intention talagang mangloko si Ma'am Mary May. Kasi talaga namang nag-agree siya. Una, nag-agree siya dun sa usapan nila sa food package kung magkano yun. Pangalawa, na i-deliver sa kanya ng buo ni Ma'am Marjorie, tinanggap niya at pinakain niya sa mga bisita niya, pati siya kumain. Pagkatapos, kahit anong sabihin niyang reason para hindi magbayad, wala na tayong pakialam doon . Basta nag-deliver sa'yo, ito yung pinag-usapan, kumpleto yon, kailangan magbayad ka talaga. Kasi, Idol, di ba, kahit naman tayo, kahit from a restaurant o kaya simpleng karinderya, alam natin na pag nag-order tayo ng pagkain, masarap man yan o hindi, babayaran natin yan kung hindi kulong talaga tayo. Mm-hmm. Okay. Sandali lamang, Attorney Sam. Okay, Ma'am Marjorie, narinig niyo po ang sabi ni Attorney Sam Ferrer. Yes po, sir. Opo, okay. Sir. Ganito po mangyari, Ma'am Marjorie, yung 9,800, ako na po ang magbabayad. Okay po, salamat po. Okay, para mabawasan yung financial problem mo. Okay. Opo. Pagdating sa bagay na yan. So, most likely siya po'y magdidemanda. Yung nga po sinabi ni Attorney Sam Ferrer, yung mga possible cases na isasampan niya sa'yo. Now, kukuha po ako ng abogado dyan sa Cebu, kasi po, magastos naman kung yung abogado magagaling pa din sa amin, sa Maynila, at magbibiyahe pa back and forth, so magastos. So, maghahanap po tayo, sila Attorney Garrett, Attorney Villamor, Attorney Sam, mag-refer kung sino yung magaling na abogado dyan sa Cebu na pwede natin makuha, ma-hire na bilang defense lawyer mo kung sakali siya magdemanda. Okay po. At ako po magbabayad dun okay sa abogado. Po, salamat okay? po, Sir Rocky. Opo. Yan po yung maasahan nyo sa akin. So ano pong feeling nyo? Ano po? So ano pong reaksyon nyo? Okay na? Opo, masaya na po. At least ngayon yan, maganda po yung loob ko. Kasi alam po, may naniniwala po sa akin at saka may sandigan po ako. Okay. Ang request ko lang, Ma'am Marjorie, from now on, wala na po kayong communication sa kanya. Wag po kayong mag-post ng kahit ano. Oh, yes po. Yes po. Tungkol sa kanya. Careful po ako doon, Sir Rafi. Kahit na period. Sabi mo itong period na ito ay para kay Ma'am Maria May Hufilenia, wag po. Talagang zero. Wala okay? po. Apo. Wag po kayong gumawa ng paraan na para kayo po mabutasan at madagdagan pa po yung pwede niya maikaso sa inyo. That's what I'm saying. Yes po, Sir.
Tama ba ako, Attorney Sam? So ano pang pwede mo ma-advise sa kanya, Attorney Sam, dito kay Marjorie? Sir, tama yung mga sinabi mo, no, na again, pupwedeng ikaso sa kanya, pupwedeng cyber libel, unjust vexation, and oral defamation, pero huwag siyang mag-alala kasi mayroon naman siyang matitinding depensa dun sa mga kaso na yon. Okay. Hindi naman din natin sure kung mapapatunayan talaga ni Ma'am Mary May yung mga yon kasi sa nakikita namin sa legal team, kahit anong kasong i-file niya, malalabanan natin yan, may depensa dun si Ma'am Marjorie. Tama. Tama ka dyan, Attorney Sam, kasi meron din dalawang testigo eh. Matibay na testigo itong si Ma'am Marjorie, di ba? Opo sir, meron din talagang mga testigo and ang maganda kasi kay Ma'am Marjorie, may good faith kasi siya na nakita ko din, na-review kasi namin yung video na in fact, nag-offer sila na ayusin eh, na para bang sige, ibalik nyo na lang ng buo, basta walang bawas, i-refund na lang namin payment. Tama ba yung, may nag-translate kasi sa akin eh, na pang-Bisaya. Right. Tama, so, may ganon na offer. Mabait nga po sila na, di ba, nakita natin doon na sige, basta ibalik nyo sa amin ng buo, i-refund namin kayo, walang bawas. Kaso itong si Ma'am Mary May, ayaw niya namang pumayag. At wala daw siyang ipapakain dun sa mga bisita niya. So hindi talaga po pwedeng hindi siya magbabayad. Kalokohan na talaga yun. So, kaya nga kung tutusin nga, kapag pumayag dun si Miss Maria May Holfeña dun sa request ni Marjorie na ibalik niya na yung pagkain and then i-refine ko na lang. Lugi pa nga siya dahil hindi niya makakain lahat yung daming-dami yun. So palugi siguro, pamimigay na lang niya yung pagkain. Pero hindi naman tinanggap ni Ma'am Mary May yung offer dahil tama ka nga, yun nga sinabi talaga ni Ma'am Mary May, paano yung mga tao wala makakain. So anyway, at least Attorney Sam, napagaan po yung kalooban ni Marjorie dun sa iyong assurance at assurance from us na meron siyang kasangga at tutulungan natin siya. Okay? Opo, Idol Rafi. Dito lang tayong lahat ang buong legal team para tumulong kay Ma'am Marjorie. Okay. Salamat, Attorney Sam Ferrer. Maraming salamat, Idol. AXIS Party List Consultant. Siya po ay graduate ng San Beda University College of Law. Okay. Ma'am Marjorie. Opo, Sir Rafi. Okay. Wala ka ng problema from now on. Leave the worries to us. Kami thank po ang pagproblemahin nyo. Matulog po kayo na mahimbing mula ngayong gabi-gabi. Matulog kayo na mahimbing. Seriously. Totoo, ma'am. Thank you po, Sir Rafi. Matulog kayo na mahimbing. Kami po ang pagproblemahin nyo. Dahil ako po sa financial at pagdating sa legal, meron po akong legal team. Okay? Thank you po. Maraming salamat po. Naiyak po ako. Bakit naman? Tears of joy ba yan? Baka mamaya sasama na loob. Tears of joy po talaga, sir. Sunday night, hindi po ako nakatulog. Kagabi, nafe-feel ko po yung pagod ko po, sir, kagabi. Nafe-feel ko na po yung pagod, tsaka nakatulog talaga ako ng 6 hours. Hiniling ko kay Lord na, Lord, bigyan mo na sana ako ng 8 hours na makatulog ako ng mahimbing. Budding po, naka-feel po ako ng pagod kagabi, sir. Nakatulog ako at 6 hours straight, okay lang po yun. Okay. Pero kung halimbawa, ma'am, si Miss Maria May Hofilenia mag-reach out sa inyo para makipag-ayos, then tanggapin niyo po, pero kailangan, ma'am, meron kayong lawyer sa tabi ninyo. Oh, yes po. Yes, sa mangyari yung pag-ayos. Hindi opo, pwedeng kayo yes, lang. Yun ang langit, alinlangan po kung paano pag nag-reach out siya, ano po gagawin to. Marami sila nag-message na huwag makipag-settle. Ma'am, ganito ang gagawin nyo. Kapag halimbawa nagpag-settle siya, sabi niyo, mag-settle na lang tayo, mag-arreglo lang tayo. Sabi niyo po sa amin kung kailan at kung papayag kayo, kukontak pa rin po tayo ng abogado dyan sa Cebu na tatayo po na inyo pong lawyer doon po sa arregluhan. Siya po ay mag-witness to make sure na yung arregluhan po ay talagang nasa tama at hindi po kayo lugi doon. Okay po, Sir Rafi. Kung gano'n ang gusto niya mangyari. Opo. Kung sakali man gusto niya magdemanda, karapatan niya po yun. Hindi natin siya pwedeng pigilan. Okay po. Sabi nga ni Attorney Sam Ferrer, anybody can file a case against anybody. Ang tanong lang, kaya niya bang panindigan at ipapanalo yun sa korte? Yun yung sabi ni Attorney Ferrer. Okay? Okay po, Sir Rafi. Salamat po, Madam Marjorie.